guys, manggagawa na tayo ng pataw-pataw. Ang una nyo palang gagawin guys, kung gusto nyo magawa ng pataw-pataw, pumutol kayo ng kahoy na bunot-bunot. Yung magaan lang na kahoy, mga ganito lang size guys. Yan. Tsaka, pumutol din kayo ng nylon, talian nyo siya ng nylon na dalawang dipa. Dalawang dipa guys. Dalawang dipa yung nakatali sa kanya, yung haba. Yan guys. Dalawang dipa. Tapos yung ano niya naman, yung kawil niya naman, bale ang kawil niya sa isa, ang kawil niya sa isang pataw, dalawang piraso. Ganito lang pagtali niyan, guys. Turuan ko kayo kung paano magtali. Ganyan lang 'yan. Una yung dulo, ilagay mo dito, 'yan. Kaya iikot mo nung paganto. Bago yung itong yung pinakaano ng bilog na yan, iikot mo dito sa dulo ng kawil para mag-lock. Tapos i-clip mo diyan sa kabila mong kamay bago hihilahin mo to yung dulo. Yan. Ayan na. Ganun lang guys, kasimple. Yan. Tapos yung ano man guys, ito naman yung kabilang dulo yung ano natin, tatalian. Dito naman kabilang kawil. Bali, dalawang kawil sa isang pataw, guys. Talian natin. Lang, guys. Lahin. Ayan na. Tapos, yung sobra, putulin natin. Hunting lang. Pero putulin natin guys. Yan. Putulin natin dulo. Tapos itong ano niya, i-ano mo sa gagawa natin ng tenga-tenga dito sa dulo, pero wag guys ipantay yung kawil ha. Wag ipantay yung kawil. Wag ipantay, kailangan kailangan i-adjust yung isa, nakaganyan guys. Yan, nakaganyan. Para laging dalawa yung huli. Kasi pag pinantay nyo yan guys, minsan isa lang yung nahuhuli kasi dalawang kawil yung nakakain. Pero pag ganyan, yung nakaganyan siya, isang huli, tapos di niya maabot yung isa. Kaya yung ibang isda yung kumakain. Eh dalawa. Kaya naging dalawa yung huli. Kaya ang purpose niyan guys, kaya nakaganyan siya. Tapos talian ng tinga-tingang ganyan lang guys, ibuhuli mo lang ganyan. Yan lang kasimple oh. Yan, o, ganyan lang. Tinga, tapos dyan natin tatali ito. Ito na itatali natin dyan. Tali yung dulo. Bali buhulan nyo lang guys yung dulo nito guys. Itong ano na to, itong dulo nya, buhulan nyo lang. Ayan lang, buhul. Tapos itong ano nya, ayan lang guys yan, pagtali niyan guys. Inucho daw, sabi ni Papa, inucho. Ayan lang guys. Ganun lang. Ayan lang guys yan. Tapos ito, yung hinuli nating pugita, dito natin ipapain yan. Pero hindi natin ipapain kaagad kasi madaling araw natin i-area yun. Kailangan magpain tayo mga bago tayo umalis para hindi siya masyadong dubok. Kaya nga pala guys, pugita ang pinapain guys kasi yung pugita matagal maubos ng isda, hindi katulad ng isda o kaya bulatang ipain, saglit lang maubos. Pero pag pugita medyo makunat kaya matagal silang maubos ng isda, nakakahuli talaga. So ganun lang guys, tapos ipulo natin ganyan. Yan.
Kulon. Depende sa inyo guys kung ilang ganito yung gawin nyo. Kaya nga pala guys, yung bunot-bunot yung pinapanggawa naming pataw-pataw, hindi styrofoam. Ano? Dahil hindi siya madaling anurin. Tsaka kung maanod man siya o mawala, mabilis mabulok yung kahoy, yung bunot-bunot. Kaysa sa styrofoam, mabilis anurin. Pag nawala, basura sa dagat. Palutang-lutang sa dagat. Kaya gatong ginagawa namin. Ginagawa lang namin styrofoam para palatandaan sa kabilang dulo. O kaya sa gitna. Ayan, pinapalatandaan lang yung styrofoam namin. Ayan guys, depende sa inyo kung ilang pirasong ganun gawin nyo. Ayan sa amin, marami. 80 piraso yata yan guys. Malaman nyo lang guys kung makakahuli bukas. Mag-ano kami, magpataw-pataw kami bukas. Papain natin yung pugitan na huli natin kanina. Please subscribe my YouTube channel guys para maabot natin ang 1K subscriber at pakihit ng notification bell para lagi kong updated sa mga bagong ilalabas na videos. See you!